Ayan, magandang umaga po dito sa aking mga naggagandahang subscribers, followers at mga viewers. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. At sana manawarin na sa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At ayaw ko pong magkasakit kayo, kaya po panay po ang aking paalala sa inyo na sana po ay pakaingat kayo. Ito pong video na mapapanood nyo ngayon ay re-upload na po ito na kung saan po ay nasabi ko po rito na walang iba na dapat na mamahala or chip dyan sa Bucor maliban kay Bantag. At siya lamang po talaga ang nababagay dyan sa Bucor na yan dahil kung si Katapang lang din naman ang ilagay dyan, ay paiirali na niya ang katangahan. So panoorin niyo po ito at simulan na po natin. Ipi-play ko na po itong video ito at pasensya na po kung hindi niyo pa muna ako makikita dahil sobrang busy ko lang po. Maraming salamat po. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat, sa aking pong mga followers, subscribers, and viewers. Magandang gabi po sa inyong lahat. At tatalakayin lang po natin sandali itong mga nangyayaring kabubuhan nitong si Gregorio Bubu na tangapa. Ay, tingnan mo, naghain ng demandang plunder kay DG Bantag sa DOG niya ihinain ang kaso. Napakalaking kagunggungan ito si Katapang ito. Napakalaking tanga. Parehas na naman sila mag-amo. Diba? Ilang gunggong, ulaga pa. Ganyan ka bububo itong mga ito. Anyway, para may basihan tayo. At sandali nyo lang pong munang panoorin ito. At para kwan? Prior to this, pinasalita ng pinasalita ni Boying Rimolya si Katapang sa media. As much as these are public funds, Katapang added, their witnesses are also Bucor officials. But he has not yet revealed their names. Kasabay naman nito ay nagpapahayag si Boying Rimolya na suportado niya si Katapang. At alam naman daw ni Katapang kung ano ang kanyang ginagawa. Mr. Secretary Crispin Boying Rimolya said that he is willing to help Katapang for the case build-up and he trusts Katapang for his action being a former armed forces of the Philippines chief. Tatanungin ko siya. I have to ask him. I have no idea. Even advise me. Let's move on, Mother. Siyempre, alam niya naman yan. He's a very responsible person. He knows what he's doing. Alam niya naman ginagawa niya. Anong alam ang ginagawa? Correction. Makita. Correction, Mr. Rimolya. Alam niya ang ginagawa niya? Ay noon ng Mama Sapano, yung insidente ng Mama Sapano, siya ang chief of staff ng armed forces of the Philippines noon. Ni hindi niya tinulungan itong mga pulis na napin down sa Mama Sapano at pinulutan itong mga Muslim. So, hindi niya alam ang ginagawa niya. Kaya na hanggang ngayon, sige mamaya, ituloy natin. Gilas, laging nasa media, at akala mo ilang buwan lang ay ang dami na ng accomplishments. Sir, dito sir. Sir, dito po. Ngayon ang hinaharap niya. Tingnan mo ito sa kagustuhan niyang ma-appoint ito. Siya ang nagsampa ng kaso dito kay laban kay General Bantag na kung saan ay blunder daw dahil doon daw sa mga project ni Bantag na hindi natapos na halos bayad na. Yan ay pinapakita niya, pinagyayabang niya na siya ang nag-file. Eh kung di ba namang gonggong talaga itong kwa na ito, goryo na ito, diyan niya ipinail sa DOJ.
nawala namang jurisdiction ang DOJ pagdating sa mga ganyang plunder sa ombudsman yan, tanga. Pinapakita mo lang yung katangahan mo. At ngayon, ang sinasabi naman ni Remulla na oras na lang daw ay maa-appoint na ni President Duterte, ni President Bongbong, itong si Goryeo na ito, na Gonggong, diyan sa Bucor. Ah, pero ang totoo, hanggang ngayon po hindi na-appoint. Kasi nga, lagi kong ipinapanawagan dito sa video ko na huwag i-confirm yan, huwag i-appoint sa Bucor yan. Dahil unang-una, pag in-appoint ni BBM yan, sabi ko nga, BBM, pag in-appoint mo ito si Katapang na ito, masisira ang buhay mo. Oh, yan. Kasi tanga ito. Walang utak to, sa totoo lang. Bakit ko sinabing pag in-appoint mo ito, masisira ang buhay mo? Kasi nga, isa yan sa tumaraidor sa tatay mo, kay Ferdinand Marcos Sr. Isa yan sa nagpatalsik sa tatay mo, tapos kayo nandiyan sa Bucor. Mabuti naman hangin, hindi mo pa kinukumpirma yan. At huwag mong kumpirmahin, huwag mong i-appoint yan dyan. Dahil nga, pag in-appoint mo yan dyan, Mr. President, masisira ang buhay mo. O, pakinggan ulit natin. Bugo yan. Kaya naman, nung siya tanongin kung saan niya ipofile itong kaso na ito, ayan, ang sagot ba naman sa DOJ? They already filed the case. The INC Bureau of Corrections Acting Director General Gregorio Katapang Jr. na mga reklamong administratibo at kriminal sa Department of Justice kanina. Ito ay laman sa suspendidong hepe ng kapanihan si General Gerald Bantag at anim pang opisyal ng Bucor tulad ni ng Corrections Superintendent Arnold Guzman. Moments later. Pero sa huli, after all those media exposure ni Katapang, biglang binawi rin at anong sinabi, ayun, nilagay din sa ombudsman. Kasi nga, ngayon, pahiya si Katapang. Ito nga yung sinasabi natin. Na kasi katanga. Si Boying Remulla, si Bantag noon, kumbaga, parang mag-ama. Pero later on, susunod ka din sa ipababagsa ni Boying Remulla, si Katapang. Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla sa Office of Ombudsman. Ang another case naman sa suspenditong Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Ayon kay Remulla, nag-iusap siya sa mga prosecutors na ilipat ang kasong pandarambong laban kay Bantag. Pandarambong talaga. Siyang wala ito sa jurisdiction ng Department of Justice. Nasa jurisdiction na niya ito ng Ombudsman dahil ginawa ni Bantag ang pandarambong habang siya ay nakaupo bilang Bucor Chief. Noong nakarang linggo ng kasuhan ng Bucor, si Bantag ito namang, ng multiple complaints. Ito namang buwisit na nandito sa UNTV na itong buwisit na ito na na anchorman na ito sa UNTV na ito. Kung makapagsalita, pandarambong. Ikaw kaya ang dadambungin ko dyan at may pupumpiangin ko yung pagmumukha mo. Pag pinumpiang ko siguro yung pagmumukha mo na yun, baka mapirat yan. Bakit napatunayan nyo ba na nandambong itong si General Bantag? Itong mga mainstream media na ito, minsan ang sarap sampigahin. Dahil dito sa mga paninalitaan, tingnan nyo, parang mga gago, sabihin agad na pandarambong, tarantado talaga itong mga... Plunder at malversation of public funds. Ito pa, yung isang pamamayan ni Boying Remulla kay Katapang, yung sabi na siya na daw ang bagong director general. Oh, yan pa. Nagsampa siya ng kasong plunder kay Bantag. Pero, ano ang nakasulat sa kanya? Basahin natin. Yan. Ayan ha. Complainant Gregorio Pio Katapang alias Goryeo versus Yusek. Bakit mo sinulat na Yusek? Bakit Yusek yan? Ang tanong, sige sabihin na natin sinampa mo sa DOJ. Bakit Yusek ang nakalagay dyan? Akala ko ba wala na siya? Ngayon, itin natin yung kanyang pangalan. Ha? Ayan, dito sa baba. Nababasa nyo ba? Nababasa ko. Acting Director General. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng Acting
someone who is working out of a title, such as an assistant, until the director is found. So, ibig sabihin, pansamantala pa lang itong si Katapang. Pero bakit ang deklarasyon nila ay oras na lang ang aantayin? Tinto bullshit ito. Inang oras na lang daw ang inaantay at kukumpirmahin na raw ni BBM ang appointment nitong si Katapang. Ay noon pa yung sinasabi niya, hanggang ngayon hindi pa kinukumpirma ni Presidente Marcos yan, kasi nga ibabalik lang si Bantag dyan sa Bucor. Kasi nga, na-realize ni Bongbong Marcos na kapag ka in-appoint niya itong si Katapang ng Permanente, masisira ang buhay niya. Ganun lang kasimple yun. Kaya Mr. President, huwag mong pakawalan na hindi panoorin itong video kong ito, dahil paulit-ulit kong sinasabi sa iyo na kapag ka in-appoint mo ng Permanente itong si Katapang na ito, ay sigurado ako masisira ang buhay mo. Itong si Bubuyog, dapat din tanggalin mo na. Tingnan mo, pinangungunahan ka. Tingnan mo, parang pinangungunahan ka, sasabihin ilang oras na lang i-appointa ni Presidente BBM itong si Goryo na ito. Tingnan mo, ang kapal talaga ng pagmumukha nito, talagang ayaw talaga nilang pabalikin si Didi Bantag. Pero after itong suspension ni Didi Bantag, sigurado ako babalik at babalik yan si Didi Bantag dyan. Alam mo kung bakit? Kasi nga, lalo na kung mapanood ni President Marcos itong video kong ito, sigurado yan, baka tadyakan na rin niya palabas ng opisina yung si Bubuyog na bunding na yan. At itong si Goryo Katapang na ito, hindi na niya i-appoint yan. Kaya nga, ang importante rito mga kababayan ko, kung maaring itag ninyo kay President Marcos ito, video kong ito, itag nyo na. Kasi nga unang-una, walang mas mahusay kay Bantag. Dahil kung si Goryo lang naman, na isang bobo at tanga, wala na. Ayan na kung ano-ano ng mga nandyan. Tingnan mo kung di ba ng kabubuhan ito. Kung sino-sinong mga preso ang kinuha niya para tumistigo laban dito kay Bantag, ay samantalang walang pwedeng maniwala na taong bayan dyan sa mga pinaggagawa nitong katangahan nito. Kasi katangahan nga talaga eh. Anyway, meron pa eh, sinasabi yan eh, pinapangunahan na agad nila si Presidenta BBM. Mula sa Pangulo, as regards the supermats, it may want it to be in Anupeta na. January 23 pa to, nas na balita, no? Sabi pa nga dito ni Boeing, anong sabi niya dito? The next time I come here, he will no longer be acting director, sabi niya. Baka daw bukas, ayan, no? Matter of hours, baka bukas, sabi niya, I might get it tomorrow, he said. So January 23, nung pension ngayon. Diyan pa lang, pinangungunahan na niya si BBM eh. Gigil na gigil itong si Remulla na ito na may permanent appointment na ito si Goryo na ito. Palibasa, parehas ang mukha nito, parehas ang mukhang mga bubuyog itong mga ito. Kaya, kung ito, parehas din mga tanga, bugok. Yan, kaya nagigil itong si Remulla na may permanent appointment niya dyan si Katapang. Hindi ko alam kung anong hidden agenda nito. Inuulit ko lang po mga kababayan ko.
share nyo na po ito, itag nyo na rin po kung sino itag ninyo para mabasa po, mapanood ni President Marcos itong sinasabi kong ito na yan, si Katapang na yan, yan ang isa sa nagpatalsik sa tatay niya na si Ferdinand Marcos Sr. dahil membro ng Ramyan. At isa pa, bubok itong Katapang na ito. Sinasabi ko, walang alam to. Naging AFP chief of staff lang yan noong panahon ni Noynoy kasi kabaril lang niya yan. Bubok na yan. Kaya nga po, paulit-ulit ko sinasabi ito na i-share nyo nang i-share yan para mabasa ito ni, mapanood ito ni President Marcos. Kasi nga, nakakatakot ito. Ayaw kong masira ang buhay mo, Mr. President. Kaya kung ayaw mong masira ang buhay mo, huwag mong i-appoint yan si Katapang na yan. Ngayon, kung gusto mong masira ang buhay mo, gusto kong patalsikan na pabalikin sa Hawaii, ay di appoint mo. Kaya kung ako lang, walang pinakamahusay dyan si Bantag pa rin. Ngayon, kung ako ang mabibigyan ng pagkakataon, pero definitely hindi ko tatanggapin kung halimbawa ako mabibigyan ng pagkakataon dyan na bagayang Bucor chip. Alam niyo kung bakit? Kasi pati ipis tutugasin ko dyan sa Bureau of Correction na yan. Wala akong ititirang preso dyan. Tutugasin ko lahat dyan mga yan. Bakit? Ang sagot lang dyan simple. Yang pinapalamon dyan sa mga kriminal na yan, yung mga pinapalamon dyan sa mga sumisira sa ating mga kabataan at dito sa ating bayan ng mga drug lords na yan, tingnan nyo, pinapalamon pa natin, milyon-milyon ang ginagastos natin sa paglamon ng mga kriminal na yan. Kaya kung ako ang nandyan, ultimong ipis, wala kayo makikita dyan sa Bucor na yan. Dahil tutudasin ko lahat yung mga yan. Yung pinapalamon nyo dyan sa mga kriminal na yan, kung ipakain nyo na lang dito sa ating mga mahihirap na kababayan na napakarami pa naghihirap ngayon. Di mas maganda, pinapakinabangan pa ng gobyerno. Ayan mga yan, wala na eh. Tingnan nyo nga, hanggang ngayon ang dancing nakakulong, ay tuloy pa rin yung mga sindikato dyan, lalo na yung mga kasabwat, lalo ayaw ko na lang magsasalita pa dahil baka wala akong ebidensya, pero dyan lang mag-isip kayo, bakit gigil na gigil itong Srimulya na i-appoint na ni BBM yung si Katapang dyan. Well, kayo nang sasagot dyan kung bakit gigil na gigil Srimulya. Dahil alamin nyo lang, i-research nyo na lang yan kung ano ang kasaysayan nitong Srimulya nito. Napakarami nang lumalabas ngayon kabulastugan yan. Again, Mr. President, kung ayaw mong masira ang buhay mo, huwag mo nang i-appoint permanent itong si Katapang. Ngayon, kung gusto mo namang masira ang buhay mo, ay di, sige. Ngayon pa lang, i-appoint mo na yan si Katapang na yan. Pero kung gusto mo mong may matino tayong mga mamamahala dyan sa Bucor, ibalik mo na si General Bantag. Yan lamang po ang masasabi ko. Uulitin ko ulit. For the third time, Mr. President, masisira ang buhay mo pag in-appoint mo si Katapang. Maraming salamat po. We'll be right back.